Good morning! Ito po si Dabo of David's Game Farm. Good morning din po sa ating mga likers and ating mga followers. And shoutout po kay Sir Eric Almario from Jeddah, KSA. Sir, good morning sa inyo dyan. And salamat po sa inyong tuloy-tuloy na pagtangkilik sa David's Game Farm. And hopefully po ang David's Game Farm ay tuloy-tuloy na makabigay ng kaunting tulong sa ating mga kasamahang backyard breeders. E po, ang David's Game Farm po ay backyard breeders din po. At hindi rin kami nahihiyang sabihin na kami ay backyard breeders. So previous video po, in-explain po natin yung paano mag-replicate ng ating mga winning line. So ang nakagawian o ang nakasanayan ng David's Game Farm is ang imimate is yung parents, si Broodcock A at saka si Broodcock B. Pero ang problema nun is hindi naman forever na buhay si Broodcock A at saka si Broodhen B. Broodhen B pala, no? Hindi forever buhay si Broodcock A at saka si Broodhen B. So, ngayon anong gagawin para hindi mawala yung winning line na yun sa ating yard? So, not as 100% duplicate, but at least it is the closest na kaya nating i-duplicate. Ang gagawin natin, mag-produce ngayon tayo ng bagong broodcock A at saka ng bagong broodcock o broodhen B. Bakit natin i-produce sila o gagawa ng ganito? Bakit tayo gagawa ng ganito? Para always tayong available sa yard natin si broodcock A at saka si broodcock B, and hopefully yung duplicate or yung pag-preserve natin is makaka-produce siya always nung ating winning line na AB. Every time na nagme-mate si A at saka si B, nagbibigay si A ng kalahati ng kanyang dugo, and si B, broodhen B, ng kalahati ng kanyang dugo. So nagiging AB. And eto na po yung ating tinatawag na winning line. So ang gagawin no, nagpo-produce po tayo ng pullet at saka ng stag. So yung pullet po, imimate natin ulit kay broodcock A. Ang tawag na po dito is line breeding na po. So broodcock A, magbibigay na naman siya ng kalahati ng kanyang dugo. And si AB naman na pullet, magbibigay naman ng kalahati ng kanyang dugo. So since po, dati po siyang 50-50 o 1/2-1/2. So yung magiging 1/2 na yon, yung 1/2 na yon magiging 1/4-1/4. So 1/2 plus 1/4 na A is equals to 3/4. And 1/4 na B. So ngayon, meron na tayong sisiw o meron na tayong manok na 75% ng dugo is kay A and 25% na lang ng dugo ni B ang naiiwan. So ngayon, ito yung apo. Ngayon, mapuproduce na naman tayo ng grand apo o grand daughter. So nagawin natin, yung pullet na naman na produce natin, imimate na naman ulit natin kay broodcock A. So 1/2 ng dugo ni broodcock A bibigay niya, magiging 4/8, and 1/2 naman nung dugo ni AAB niya na materialis. So magiging 3/8 ang A, yung dalawang A, 3/4 divided by 2 is 3/8, and now may 1/8 pang dugo ni B. So lalabas dyan is 7/8 na dugo ni A, 1/8 na dugo ni B. So ngayon at least meron na tayong posible na broodstock na 87.5% na kadugo ni broodcock A. Diba? So ngayon, mayayari, hindi man siya kagaya ni broodcock A 100%, pero at least yun yung pinakamalapit na kagaya ni broodcock A. Diba? So, ganun din ang mangyayari. Ang dugo niya dito is ni broodhen B is 12.5% na lang. So 1/8 na lang o konti na lang.
pwede niyong ituloy kung gusto nyo at your own risk. As a breeder, always remember pagka gumamit tayo ng line breeding. Selection, 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 selection. Selection kung pareho ba ng galaw ni A? Diba? Yung mga ganon. Kulay. Diba? Confirmation. Station. No, pinaka-importante, healthy ba? Malakas bang kumain? Diba? Magalaw. Maliksi. Diba? So yun yung gagamitin natin na pang line breed. Para always yung palabas natin is hindi man perfecto na walang abnormalities, pero at least yung mga nasiselect natin, majority or more ang napapalabas nating pwedeng maselect. So, ngayon, meron na tayong almost nakagaya ni Broodcock A. Paano naman si Brood Hen B? Ganun lang din. The same lang din. Si Stag naman ngayon ang gagamitin natin. Si Stag papunta kay B, yung Stag naman papunta kay Brood Hen B. And makakaproduce na naman tayo ng B na 87.5% na B and 12.5% na A. So 7/8 na B and 1/8 na A. So meron na naman tayong almost the same naman ngayon ni B. So na-preserve natin yung bloodline ng Broodcock A at saka ni Brood Hen B. So hindi kayang ikasya sa isang video mga kasamaan namin sa David's Game Farm, pasensya po. Gagawa na naman po tayo ng isa na naman pong video kung paano na naman po natin ilalak yung genes. And remember po, mag-game farm, mag-backyard, ang importante, ang manok natin, e pumapalo. So salamat sa mga tumatangkilik sa David's Game Farm. Magandang umaga po sa inyong lahat.